kayong lahat at kami samahan sa munting kutita pang mundo ng kaalaman. Maraming kaming kwento na ikukwento sa inyo, maraming kaibigan ang makikilala nyo. Pakikinig sa inyong lahat, mga kaibigan! Hello sa iyo, Makay! At sa iyo din! Ay, wala pala si Tuknay! Oh. Saka si Lovely, Makay! Oo oh, nga, Toyang, nakakalungkot, no? Pero, ganun pa man, nakakatuwa pa rin kasi makakasama na naman natin ang ating mga friends today! Oo nga, Makay! Alam mo ba na kahit nasa school ako, lagi kang iniisip na weekend na naman sana para munting kutitak na naman! Akala ko, ako lang nag-iisip ng ganun, ikaw din pala, Toyang. I'm sure, ganyan din ang iniisip ninyo, mga friends. Kasi talagang super saya naman kasi ang ating programa. Kahit dalawa lang ngayon, di ba, Koy? Oo nga, tsaka bukod sa saya at kantahan ay talagang punong-puno tayo ng iba't ibang kaalaman, di ba, Toyang? Siya nga po. At dahil mahal namin kayong lahat, ay mas lalo pa namin itong Oh, kaya kung meron po kayo mga suggestions or concerns tungkol sa ating program, nako mga friend, pwedeng-pwede nyo po itong isend sa amin. Isend nyo lang po ito sa ating MK number na 0920-594-1049. Ulitin ko po ha, 0920-594-1049. Kaya text na kayo, dali! Alam nyo po mga friend, last week, natutunan natin na God answered prayer! At maraming salamat po sa mga faithful listeners natin na nagpadala ng kanilang mga prayer requests! Umaasa po kami na sana ay natugunan ng ating Panginoon ang inyong mga prayers! At ngayon naman po ay kakaibang lesson na naman po ang ipapahagi namin sa inyo dahil sa episode natin ngayon ay muling magbabalik si Moses sa Egypt! Wow! Mapapalaya na kaya ni Moses, mga friends, ang bayan ng Israel? Paano kaya mag-work ang power na ipinigay sa kanya ni God? Wow, mga friends! Napakaganda nito, kaya huwag na huwag niyo po itong palalapasin! Siya nga po, mga friends, kaya tipunin niyo na po ang buong barangay para makinig dahil exciting po ang adventure namin ngayon, di ba ko? Oh, sayang nga, mga friends, hanggang ngayon ay wala pa rin si Lovely. Na-miss ko tuloy siya. Vitali, huwag ka mag-alala, Makoy, kasi nandito naman si Toyang. Sana, Makoy, pagbalik ni na Lovely at saka si Toknoy, meron silang dalang pasalubong, ano? Oo nga! Ay, naku talaga. O ano, mga friends, ready na ba kayo sa isang matindi at tumatika pong pagtatagpo ni Moses at ng Faraon ng Egypt? Kung oo po ang inyong kasagutan, heto na po! Dahil heto na ang nag-iisang programa ng buong bayan. Siyempre, walang iba kundi ang Mumunting Kutita! Mumunting Kutita! Mumunting Kutita! Halina kami samahan sa Mumunting Kutita! Mumunting Kutita! Mumunting Kutita! This is you, man! Tingnan nyo ang bago kong image! Yo, yo, yo! Yo, pari! Ganda ng higaw mo, ah! Yes! Pati sa ilong, oh! Dilat sa may kilay, pari! Gaganda, oh! Pinahigawan mo rin! Wow, pari! Wow! Kakaingit ka naman, pari! Sige, ako din! Magpapahigaw na rin! Para pare-parehas tayo! Yes! Yes! Yo! Kids, bilib na bilib ba kayo sa mga taong maraming hikaw sa kanilang tenga, dila, ilong, tiyan at sa iba't ibang parte ng kanilang katawan? Huwag na huwag kayong maiinggit o naisin na
kilala ng mga tao, maraming hikaw o earrings, lip ring, nose ring, o kahit ano pang rings dyan. Dahil ito ay hindi magdudulot na maganda para sa atin. Alam niyo ba na mas madaling kapitan ng infeksyon ng mga taong napakaraming hikaw sa iba't ibang parte ng kanilang katawan? Dahil pinamamahayan ito ng iba't ibang uri ng mga bakterya na maaaring magdulot sa kanila ng matinding infeksyon. Ang hirap po sigurong mawalan ng magulang, magbungkal ng basura para may makain. At syempre, ang hirap ding mabuhay na walang pinag-aralan. Parang lagi kang isinasantabi ng lipunan. Kaya nga po tinatawagan po naming lahat ng mga magulang, kabataan at lahat ng mga may pusong handang tumulong sa kanila. Tulong-tulong po sana natin silang ilayo at iahon sa naghihikahos nating bayan. Samahan ninyo po sana ang Mumunting Kutita para tulungan ang mga batang ito na ipakita sa kanila na mayroon pang pag-asa at hindi pa huli ang lahat. Sama-sama po sana nating ipadama sa kanila ang pagmamahal ng bawat Pilipino at lalo na ang pagmamahal ng ating Diyos. Kaya nga po, magkaisa po tayong lahat upang matulungan natin ang mga batang ito na matupad nila ang kanilang mga pangarap. Abutin po sana natin ang mga kamay ng mga batang nagmamakaawa at nanglilimos ng kaunting pagmamahal sa atin. Kaya, sumama na po kayo sa amin at magkaisa sa isang layunin. Sa aking murang isipan, kulang daw ang aking nalalaman. Gusto kong mag-aral sa munting paaralan, ngunit paano kung tiyan ay walang laman? Kung nais niyo pong makibahagi o tumulong sa pag-abot sa mga batang ito, maaari po kayong makipag-ugnayan sa Transworld Radio Philippines o kaya pwede din po kayong tumawag o mag-text sa number na ito para sa iba pang mga katanungan. 0920-594-1049. Yan po ay 0920-594-1049. Mahalaga po ang buhay ng bawat batang Pilipino. Samahan niyo po sana ang Mumunting Kutitap sa pag-abot sa kanila. Marami pong salamat. Thank you.
palitan ang inyong mga friends na magbibigay sa inyo ng mga mahalagang tips para sa inyong kaligtasan sa panahon ng sakuna. Dahil sa sunod-sunod na pagpasok ng mga bagyo sa ating bansa, narito na naman po ang isang napakahalagang safety tip kapag mayroong bagyo. Kaya narito na naman pong muli ang katanungan ng bayan. Safe ka ba? Safe ka ba? Narito po mga kaibigan ang mga bagay na dapat po nating tandaan para makaiwas sa mapanganib na bagyo. Manatili pong makinig sa inyong mga radyo o telebisyon tungkol sa update ng bagyo. Ayusin ang mga sirang parte ng bahay, maaring tukuran o talian ito ng hindi matangay na malakas na hangin. Kailangan po maghanda ng pagkain na hindi nangangailangan ng pagluluto. Halimbawa po ng mga dilata o tinapay. Maghanda rin po ng tubig na mainom dahil baka maaaring mawala ng supply ng tubig. Kung magkaroon man ng baha sa inyong lugar, putulin ang daloy ng kuryente dahil baka mapahamak ang inyong mga kapamilya. Taas at isinop ang mga mahalagang bagay at kagamitan na hindi po ito maabot ng tubig. At kung patuloy na tumataas ang tubig, huwag nang hintayin tumaas pa ito. Lumikas na ng maaga upang makaiwas sa malaking trahedya. Huwag kalimutang dalhin ang mga sumusunod. Radyong dipatirya, kandila, posporo lighter, tubig at pagkain na tatagal ng 3 araw, first aid kit, at mga ekstrang damit na panlamig. Mahalaga din pong magdala ng lupit sa paglikas. Malaki ang may tutulong ito sa di inaasahang pagkakataon. Kayang-kaya po natin labanan ang sakuna basta't lagi po tayong nakahanda. Sana po ang mga tips na ito ay makatulong po sa inyong lahat. Kaya lagi pong tumutok dito sa Mumunting Kutita para sa mga susunod pang safe kabat tips. Hanggang sa muli! Kung meron pa kayong katanungan tungkol sa Safe Kaba program at para lagi maghihanda, i-text nyo lang po ang numero nito, 0920-594-1049. Ito po ay 0920-594-1049. O sige, aantayin po namin ang mga text ninyo patungkol sa Safe Kaba program. Safe Kaba! Safe Kaba! Ang paalala pong ito ay mula sa Office of Civil Defense, Transworld Radio Philippines at nanghimpilang ito. Maupo at maghanda, oras na ng kwentuhan, ang tenga at ang mata ay ating buksan. Oras na ng maghanda, oras na ng kwentuhan, ang tenga at ang mata ay ating buksan. Oras na ng kwentuhan, oras na ng kwentuhan, nandiyan akong makinig. Oras na ng kwentuhan, oras na ng kwentuhan, nandiyan akong makinig. Matapos magpakita ang Panginoon kay Moses sa isang nagniningas na apoy, siya nagbalik sa Ehipto at sinama nga niya ang kanyang kapatid na si Aaron at sila'y nagtungo sa Faraon upang palayain ang bayan ng Israel sa matagal ng pagkaalipin. Mahal na Faraon, narito po kami ng kapatid kong si Aaron. Nagsusumamo po kami sa inyo na palayain ninyo ang bayan ng Israel. Siya nga po, mahal na Faraon. Matagal na pong naghihirap at nakapilanggo ang bayan ng Israel sa lupain ng Ehipto. Kaya't ito na ang oras para makalaya ang bayan ng Israel.
At sino naman kayong dalawa para magsabihin ako ng ganito? Bakit? Sino bang pinagmamalaki niyong dalawa, ha? Kayo'y mga alipin lamang ng Ehipto! Karen! Kami ay narito dahil isinugo kami ni Yahweh. Yahweh? At sino naman ang Yahweh niyan? Si Yahweh ang Diyos ng aming mga ninunong si Abraham, Isaac at Jacob. Diyos? Napakaraming Diyos ng Ehipto! Inutusan niyo akong palayain ang bayan ng Israel dahil sa Diyos niyo? Bakawal! Patayin ang dalawang lalaking ito! Sandali lang. Ha? Aaron, madali ka. Itapon mo ang aking tungkod. Masusunod, Moses. Ito na. Itatapon ko na. Aba, ang tungkod ni Moses ay naging isang malaking ahas. Paano nangyari ito? Ano? Isang kulami! Ito ba ang pinagmamalaki ng iyong Diyos? Pinatawagan ko lahat ng mga salamangkero at mga engkantador ng buong Ehipto at tumbasan niyo ang mahikang ito. Napakadali ng ginawa ni Moises. Isa lang itong mahika. Mga engkantador, itapon niyo ang inyong mga tungkod. Aba, Moses, ano ang gagawin natin? Napakaraming ahas. O ayan, Moses, kayang-kayang gayahin ang mga alagad ko ang ginawa mong mahika. Tunay ngang mahika ang ginawa ng iyong mga alagad, mahal na Farao. Subalit, pagmasdan mo ang kapangyarihan ng aking Diyos. Ano ito? Kinain ng ahas ni Moses ang lahat ng mga ahas na tinapo namin. Hindi! Hindi maaari ito! Mga engkantador at mga salamangkero ng mga Ehipto! Anong nangyari? Bakit nagkaganon? Huwag kayong matakot, mahal na paraon. Sadya lamang na matapang ang ahas na inihagis ni Moses. Wala po kayong dapat ipangamba. Ano, Faraon? Palalayain mo na ba ang bayan ng Israel? Hindi! Hindi ko papalayain ang bayan ng Israel! Kung ganon, ay papahirapan ng Diyos ng Israel ang buong Ehipto. Pagsisisihan ninyo ang araw na ito. O Yahweh, Diyos ni Abraham, Jacob at Isaac, ipakita mo ang kapangyarihan mo sa buong Ehipto. Moses, Moses, hampasin mo rin yung tungkod, ang ilog ng ilog, at ito'y magiging dugo. Masusunod po, Panginoon. Heto na. Mahal na Paraon! Mahal na Paraon! Ano yun, Kawal? Ang buong ilog nilo, maging lahat ng pinagmumula ng tubig, ay naging dugo. Ha? Anong ibig sabihin ito? Ano ito? Pati nga aking inumin na yung naging dugo. Mahal na Paraon, ano po ang gagawin natin? Sadyang makapangyarihan ang Diyos ni Moses. Hindi! Hindi ko papalayain ang bayan ng Israel! Hindi! Panginoon ko, ayaw pa rin palayain ng Faraon ang inyong bayan. Ano pong gagawin ko? Kung ganoon, ay sasalutin ko ng palaka ang buong bayan na yan. Sabihin mo kay Aaron na iunat niya ang iyong tungkod at aahon ang maraming palaka sa bayan niya. Masusunod po, Panginoon. Balutan ito ng salot na palaka. Ano na ang gagawin natin ngayon? Tawagin niyo si Moses. Ma-
Madali kayo! Masusunod po! Moses! Sabihin mo sa iyong Diyos na palalayain ko na ang kanyang bayan basta tanggalin lang niya ang mga salot ng palaang ito! Kung ganon, ay makakaalis na kami bukas ng umaga. Salamat naman at nagising na kayo sa katotohanan. Oo! Oo! Papalayain ko na kayo basta tanggalin niyo na ang mga salot na ito! Huwag kayong mag-alala. Dahil sa oras din ito ay mamatay lahat ng mga palaang ito. Moses! Moses! Bakit, Aaron? Anong problema? Nilinlang tayo ng Faraon! Ha? Bakit? Anong nangyari? Nakita ng Faraon na nakaginhawa ang buong Ehipto kaya't sinarhan niya ang pintuan at nagsabing hindi niya papayagang makaalis ang bayan ng Israel! Ganoon ba? Kung gayon ay mararanasan ang buong Ehipto ang ikatlo, ikaapat na salot na ipapadala ng Diyos. Hampasin mo, Aaron, nang iyong tungkod ang alabok ng lupa. Masusunod, Moses. Heto na, ang ikatlo't ikaapat na salot ng Ehipto, ang salot ng kuto at langaw. Ngayon ay ayaw pa rin palayain ng Faraon ang bayan ng Israel. Ngayon ay papadala ng Diyos ang ikalimang salot sa bayan ng Ehipto. Ito ay ang salot ng pagkamatay ng lahat ng hayop sa buong Ehipto. Palabasin ang bayan ng Israel sa aking bayan! Hindi! Naging matigas nga ang puso ng Faraon sa kabila ng mga salot na ipinadala ng Diyos sa buong Ehipto. Alalahanin niyo, mga friends, 10 salot ang ipapadala ng Panginoon at 5 salot pa lang ang natunghayan natin. Ano na kaya ang mangyayari sa susunod na episode natin? Lalambot na kaya ang puso ng Faraon? Palalayain pa kaya niya ang bayan ng Israel? O mga friends, abangan niyo ang lahat ng yan next week dito lamang sa Mumunting Kutita! Thank you.
Nakita niyo ba kung paano magpakita ng power si God? Grabe talaga, Toyang! Super talaga ang power ni God! Nakakatakot! Kaya nga, mga friends, ito ay isang patunay na pwedeng-pwede nating pagkatiwalaan ang ating Panginoon! So nga po, mga friendship, dahil walang imposible kay God! Kaya nga po, kung nakakaranas kayo ng anumang suliranin o kung gaano man po ito kabigat, i-share lang po natin ito kay God at I'm sure tutulungan niya po tayo dahil si God ay powerful! Ang dapat lang po nating gawin ay magtiwala po sa kanya at mahalin siya! Kaya nga po, kaya nang sinabi ko last week, napakahalaga po ng prayer sa buhay natin, di ba, Toyang? Tama po, dahil ito po ang way of communication natin kay God. Kung nakakapag-text po kayo ng 10 messages every day or more, nako mga friends, dapat gaduin din po tayo kay God. Buti nga ito mga friends, hindi na kayo maglo-load. Tama ka dyan, Makoy. Ang gagawin lang po natin ay maghanap ng tahimik na lugar at manalangin. O kita nyo na, napakadali lang po, di ba? Kaya sana ay maging habit po natin ito everyday, ang manalangin sa kanya. Mga kids, kung lagi nakakalimutan ni mami at ni daddy na mag-pray, naku, pwede nyo po silang i-remind about this. Remember, kailangan po nating mag-pray bago kumain, bago matulog, at pagkagising sa umaga. At pwede nyo rin idagdag ang pagpasok sa eskwela. Galing yung Toyang ah! Or kung meron naman po kayong gustong ipag-pray, naku, syempre, pwede nyo rin po ito isend sa amin para naman matulungan namin kayong may pag-pray ang inyong mga tinadala. Heto po ang aming MK number, tcharam! 0920-594-1049. Ulitin ko po ah, 0920-594-1049. Kaya text na po mga friends! O yan mga friends! Sana na nga po ay marami na po kayo natutunan sa araw na ito sa amin! Kaya sana ay samahan nyo na naman po kaming muli next week sa pagpapatuloy natin sa panibagong series ng story natin! Ako pong muli ang inyong kaibigan na super takaw! Oo! Ikaw talaga super takaw! Siyempre, walang iba kundi si Makoy, ang batang mahilig sa Bajoy! At siyempre po, ang batang laging nagsasabi ng buhay po po! Ang batang magalang na si Toyang! Hanggang sa susunod po, kita-kita po tayo muli dito lang sa nag-iisang programa ng bayan! Siyempre, walang iba kundi ang... Bubuting Kutita! Hello, hello! Bye-bye! Hello, sino po kayo? Namiss kita! Bye-bye! Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Nais po sana naming kilalanin ang mga nagsiganap sa programang ito. Sa pangunguna po ng aming mga host. Peter Paul Domen bilang Tuknoy, Crisanto Guzman bilang Makoy, Yvette Dalagan bilang Lovely, Rizal De Carrios bilang Kapitan Tanggol, at Rutana Uy bilang Gelat. At kilalanin po natin ang mga nagsiganap sa ating Bible story kanina. Jeff Hoven, Erwin Flores, Celso Pantano, Rizal De Carrios, Crisanto Guzman, Peter Paul Domen, Jerry Ayawan, Max Bandala, at Joel Awingan. Maraming salamat din po sa ating sound engineer, Eran Toto Hobar Sr. Sa panulat at direksyon ni Crisanto Guzman. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli, dito lamang sa Mumunting Kutita! Ito po ang inyong mapagkaibigang tinig.